Okay guys, welcome back again sa Tagalog Hacks at ngayon ipapakita ko sa inyo or ituturo ko sa inyo kung paano ang aking exit plan kapag nakuha na natin ang Hamster Combat airdrop or token papunta sa ating GCash wallet account. Okay? So again, no, kung bago lang kayo sa aking YouTube channels guys, please like and subscribe to my channels and don't forget to hit the notification bell below para lagi kayo updated sa Hamster Combat news and updates, okay? Kasi dito ituturo ko lahat hanggat makuha natin yung Hamster Combat papunta sa GCash or kung saan mang wallet nyo ilalagay, okay? So as you can see, meron akong 1.39 million dito na profit per hour na pwede natin makuha pagdating ng airdrop, okay? So kapag kumasok na yan guys sa ating wallet, okay? Punta tayo sa ating wallet guys. Okay guys, no, as you can see, andito tayo sa wallet ko. Alright, meron na akong dating Toncoin na ready na kapag meron na akong i-transfer na Hamster Combat token papunta sa Bybit or Bitro or CoinsPH kung saan man siya nalista. Okay, so for example yung Toncoin natin guys, no, ito yung Hamster Combat token natin. So simple lang siya isend. Okay, so again, no, kung wala pa kayong Bybit na account, ay kindly please check the pinned comment below para makapag-create na kayo agad ng Bybit nyo na account kasi dito siya malilista. And then pwede rin naman sa Bitro. Meron din tayong dyang link sa baba. Okay, sa video description and comment. Alright? So let's say na isi-send na natin itong Hamster Combat token, which is for example itong Toncoin kasi same concept lang din naman na ang mangyayari guys. Okay? So i-click lang natin yung send. Alright? Okay, i-click lang natin yan and then to external wallet, click lang natin to. And then yung tone address or domain. So again, kung meron na kayong Bybit account, alright, dito lang yan. Punta lang kayo sa home. Pag nasa home kayo, punta kayo sa assets. And then, click nyo yung deposit. Okay, nakikita yung deposit dyan. I-click nyo lang yung deposit. And then, deposit crypto. Yan ang pipiliin nyo guys. Okay, kung ano naman yan, Hamster Combat yan, malilista dito yan, sure naman na. Okay, kasi nga napaka-viral trending ngayon yan. I-click nyo lang yung deposit crypto. And then, let's say, may Hamster Combat token na tayo, i-search lang natin dyan. For example, yung HMSTR, which is ito yung pangalan ng Hamster token. So, wala pa siyang, hindi pa siya listing, no? Hindi pa siya listed. Pero, example lang natin yung Toncoin. Again, same concept lang ito. Ganito lang yung mangyayari. Okay? Click lang natin yung Toncoin. Itong TON. And then, yung TON. Click natin itong TON. Ito yung TON network kasi, guys, no? Click nyo lang yan. Okay, so confirm nyo lang yan. Okay nyo lang yan. And then dito meron tayong address and then yung tag. So napaka-importante yung address and then tag. Okay, so i-copy lang natin yan using this button. Yung dalawang square for the address. Alright, so balik tayo sa Telegram. And then i-paste lang natin yung ating TON address or domain. Okay, so as you can see, na-detect niya na merong wallet na activate or naka-activate. Okay, so i-continue lang natin yan guys. And then kung ilan yung isi-send nating Hamster Combat token. Okay, so again, for example lang tonto. So i-send natin yung 2.5 okay, na ton. Alright, so i-continue lang natin yan. So napaka-basic lang to guys, no? Copy-paste lang naman yung mangyayari dito. Okay, so again, huwag kalimutan yung comment dito, yung tag or memo kasi napaka-importante yan. Again, number one, yung address. And then number two, yung tag or memo. Okay, so balik tayo sa Bybit. Ito yung tag, nakikita nyo sa baba guys, no? Meron tayong tag na kalagay dyan, TAG. Copy lang natin yan using the double square. And then balik tayo sa ating Telegram. And then we will paste it here. Okay, so as you can see, andyan yung tag or memo and then yung recipient address natin. Okay, so yung gas fee napakamura, which is 0.04. Kapag kinonvert ko lang sa peso yan, which is mga barya lang naman yan halos. Okay, which is mura. Okay, so again, kung bibili kayo ng TON, pwede kayong gumamit ng Bybit. Gamitin nyo yung referral link ko sa baba para meron kayong 10% bonus. Okay, kaya palagi ko sinasabi sa inyo na gamitin nyo yung aking referral link. Okay, and then ngayon, i-confirm and send lang natin yan. Click lang natin yan. Alright, as you can see, no, TON send. Okay, so yung transaction is being processed and will be completed soon. Again, kung wala pa yung TON pang transfer papunta sa exchange like Bybit or Bitro, okay, bumili na kayo using let's say Bybit,
bit through. And then transfer nyo lang dito. May mga tutorials ako dyan na pwede nyo i-review sa aking channels para mas mapabilis yung process kung paano nyo ginagawa. Okay? So, i-click lang natin yung done. And then, mag-wait lang tayo dito ng mga couple of minutes. And then, mag-reflect na sa ating Bybit account. Okay? So, as you can see, nabawasan naman na yung tone natin. No? Sabihin, ongoing na yung process. Again, blockchain to. Magkaibang network, okay? Magkaibang wallet. So, expected natin siguro mga 5 minutes siya masisend sa Bybit. Okay? So, i-check lang natin yung Bybit natin dito. Alright, kasi nga nag-deposit tayo. Again, meron tayong total asset na 92.41 pesos. Again, no, habang hinihintay natin yung ating ton na pumunta dito sa ating Bybit, eh, ituturo ko naman sa inyo kung paano bumili. Okay, habang hinihintay natin, guys, no? So, let's say, punta lang kayo sa home muna. And then, kung bibili kayo ng, or magpa-cash in kayo dito gamit ng GCash, ay napaka-simple lang, guys, no? Dito sa search bar, i-click nyo lang yung, or i-type nyo lang yung P2P. Okay? So, ito yung most related. Ito, P2P trading, zero fees. Wow, di ba? Napakamura. Okay, click nyo lang yan. And then, kasi ang kailangan natin dito from cash natin to USDT. Okay? So, yung ginagamit kasi dito na stablecoin, which is yung USDT, guys. Alright? So, acknowledge nyo lang dyan. So, as you can see dito, andito na yung mga lahat na nagbebenta ng mga USDT. Again, USDT yung ginagamit nating stable. Okay? Sa Pilipinas, meron tayong pesos. Okay? So, dito marami nagbebenta. Okay? Yung iba naman dito, trusted na eh. Makikita nyo orders, 3,000. And then 98%. Okay, hanapin nyo lang yung meron dyang GCash. Okay, dito merong Maya, GoTime Bank, CoinsPH, etc. Okay, so ang hanapin nyo merong GCash. Okay, and then yung quantity or yung limits dapat nasa 70. Okay, so may minimum, guys, dito na pag-deposit. Alright, pero kung walang namang minimum, guys, na gusto nyo is using CoinsPH. Kasi sa CoinsPH, guys, rekta sa GCash. Kaya nga yun ang ginawa kong review in terms sa pag-deposit at pag-send ng ton. Kasi nga, wala siyang minimum na value ng USDT. Mura lang siya. Although yung gas fee niya is almost half. Pero again, no, kaya nga yun ang binigay ko sa inyong tutorial kasi nga napaka-basic lang. Pang masa, sabi nga. Okay? So dito, let's say, hanap tayo may GCash. Let's say, this one, no, yeah, number one. Okay. Yung number one dito kasi may limit siya. Okay, so dito, quantity. Meron siyang medyo hanap tayo dito ng may GCash, guys, no? So, ito ngayon sasabi ko, guys, no? Kung wala kayong ito. Okay, ineligible, etc. Okay, medyo yung iba dito, guys, no? Ito. 59 isa. Isang USDT. Pwede na to. Okay, dito nyo lang, i-click nyo lang yung buy. Okay, so dapat, let's say, abot kayo ng, gusto nyo, mag-order kayong 10. Again, no, wala pa akong pera dito sa Bybit. Kasi nga, ang pera ko is nasa CoinsPH. Okay, paano ko nasabing yung pera ko is nasa CoinsPH? Kasi as you can see, meron akong 13,000 dito sa CoinsPH. Kasi dito ko nilagay yung mga coins na gusto ko, yung mga binili ko. Okay, so again, no, hold lang ako dito, hindi ako nagbebenta. Kasi nga, alam ko sa December ay magbubull season na. Okay, so mag-1,000% dyan. For me lang, okay, non-financial advice, pero depende sa inyo. Okay, kaya sa CoinsPH ako naglalagay. Alright, para mas mabilis lang. Okay, dito, mag-enter lang kayo ng amount and then buy. Okay, so wala pa akong deposit dito, kaya pang-withdraw ko lang siya, guys. Okay? So, again, balik tayo dito. Pero papakita ko sa inyo kung paano kung ma-cash out, guys, no? So, hindi pa siya pumapasok. Hintayin pa natin ng mga couple minutes. And then, papasok na rin yung ton coin natin dito. Okay? And then, pwede na natin siyang ibenta from USDT to GCash. Okay? So, same process lang siya mangyayari. Okay? So, yun, guys, no? Pumasok na yung ating ton coin sa ating Bybit. Okay? So, meaning to say na pwede na natin siya ibenta to USDT and then to GCash. Okay? So, nakikita nyo, guys, no, yung ton na sined natin, which is 2.5. Okay? So, yung gas fee lang, again, guys, no, $0.04, which is napakamura lang kapag ginamit natin si Bybit. Kaya gamitin nyo yung aking link sa baba para mas makamura kayo. Kapag bibili kayo ng ton coin, mag-send, and then, papuntang GCash. Okay?
Now, nakita nyo, meron tayong ton dito. Okay, it's time to sell this ton coin, guys. Okay, back natin yan. Punta tayo sa market. Okay, naka-spot tayo. Hanapin natin yung ton, which is ito. Okay, nakita nyo, ton. Click lang natin yan. Okay, so medyo tumaas yung profit ko dito, guys, no? Kasi tumaas siya. Okay, sell na natin. Alright, sell lang natin yan. Quantity, drag lang natin to. And then yung price. So let's say market price na. Okay, sa baba na tayo magbenta. Okay, sell ton. Okay, and then sell ton lang natin. And yes, alright, as you can see, no? From ton to USDT. Pero same concept lang siya, guys, no? From Hamster Combat to USDT and then to GCash. Same lang yan. Okay? Isipin nyo na lang na Hamster Combat yan. Okay? Pag dumating naman yung Hamster Combat, guys, no? Again, ituturo ko rin sa inyo. Uulitin ko para mas maintindihan nyo pa lalo yung ating topic dito. Okay? Again, sa spot natin, meron tayong USDT which is nasa $19 na pwede na natin i-withdraw. Okay? So again, balik tayo sa P2P. Punta lang tayo sa home and then sa search bar, i-search natin yung P2P again. Alright? Zero trading fees. Okay, kasi nga, tao tong pagbebentahan natin ng ating USDT. Okay, now, isell lang natin. Dito tayo sa sell kasi hindi na tayo bibili. Let's say ito yung ton, hamster combat token na natin. No? Ang sarap siguro. Let's say, kung aabot siya ng $1,000 from airdrop ay napakatindi. Okay? Pero again, no, i-hold ko yung akin hanggang, let's say, December. Sabi ko nga kasi nga wala pang bull season. Or kung nag-dip, bibili ako. Okay? Non-financial advice. Yun lang discard to go. Okay? So, dito, limits. 3K to 100K. So, hanap tayo dito ng medyo okay lang. Okay? So, this one, no? Flashbit, Gcash. Okay? So, Gcash. And eligible, hanap tayo yung sasakto dito. Alright, yung casino, kay Dark Hero tayo. Okay, so isang USDT is nagkakalaga ng 58.66 pesos. Okay, so good na ako dito. Again, meron siyang GCash. Okay, benta natin sa kanya. Okay, so dito, yung ating amount, i-click na lang yung all. Pag gusto nyo na yung all. Okay, so again, no, ibalik ko lang dito. Baka hindi pa siya naka-funding. Okay, so again, no, kapag napunta pala siya dun, guys, no, okay, at least nakikita nyo kung anong nangyayari. So, naka-spot siya, dapat nakapunta siya sa funding. Ngayon, i-transfer natin siya. Click nyo lang transfer, okay, from spot to funding. Okay, click lang natin yan para magkabaliktad, spot to funding account, yung ating USDT. Okay, and then yung max. Okay, $19, convert lang natin siya, or i-transfer lang natin siya from spot to funding account. Alright, so nakita nyo, guys, no, sa funding account natin, meron tayong 1,146 pesos. Okay, and then balik tayo ulit dito. Click lang natin yung P2P. And then, yes, okay, P2P trading. Okay, so again, no, meron tayong link dyan sa baba. Gamitin nyo, guys, para, let's see, makapag-start na kayo mag-trade or magbenta or bumili ng crypto. Kasi nga, malapit na yung bull season. Baka mapag-iwanan tayo kung meron pambili. Again, non-financial advice. Again, magsisell tayo dito. Sell tayo. Alright. And then, let's say again, kay Dark Hero. Dito kay Dark Hero. 145. Okay, babenta natin yung ating USDT sa kanya. Okay, ngayon meron na tayong balance, no? So, yun, no? Meron siyang ano? Meron din siyang ano? Transfer fee halos, no? From $19 ngayon ay naging 15 na lang siya. Okay? So, okay lang naman. Bababa siya. Okay? Pero kung again, no, kung meron kayong mas gusto nyo yung discarding mas malupit para mas mapababa yung transfer fee nyo from Bybit to kung anong exchange yan, ay pwede kayong gumamit ng XRP. Okay? So, dito guys, no, pwede nyo naman gamitin to. Okay? Para mas mabilis lang. And then, click lang natin yung add payment method which is yung GCash. Okay? So, ilagay nyo lang yung dito sa payment method. Siyempre, search yun na guys. Agad no guys, no? Okay, so pwede ko na siyang ibenta sa kanya. Okay, click lang natin yung sell. Right? And then, sabihin natin sa kanya. Okay, so pwede natin siyang i-chat or something like that. Okay? So, siyempre, kailangan natin i-monitor din natin yung GCash natin kung talagang na-send na yung ating pera. Okay? So, again, no guys, no, meron tayong 90 pesos dito na
ating balance kay GCash. And then balik tayo sa seller or sa buyer, ay sabihin natin dito guys, no, syempre mag-hello tayo. Hello lang, okay? Alright, hintay lang natin yung kanyang response, okay? Hintay natin kung ano yung sasabihin niya, kung ma-i-release na niya yung ating payment, okay? Approximately 15 minutes, okay? So, hindi pa na siya pwedeng i-release guys, no? Hintay lang natin muna, okay? Kung papunta na sa ating wallet or puntang GCash account, okay? Although wala siyang transaction fee, okay? So, 15 minutes daw ang kanyang pagbebenta or pagbili ng ating USDT to GCash. Alright? Yan guys, no, dumating na yung 1,000 natin dito and then pwede natin i-release yung ating payment. Okay. Send natin ng okay. Thank you. Okay, na-receive na natin yung pera guys, no. I-release na natin siya. Okay, so yun lang. I've confirmed. Check nyo lang yan. Okay, so i-release lang natin. Okay? Alright, so yun na guys, no. Again, Google Authenticator para ma-verify kung tama nga ba. Exit lang natin. Wala pa yung Google Authenticator guys, no. Madali lang yan i-download. Okay, completed na, okay? So yun, nag-reflect na guys sa ating GCash. Okay, so you can see, no, from 90 to 1,000. Okay, so ganun lang kabilis lang guys na mag-send ng Hamster Combat papunta sa Bybit. And then GCash, although mahaba, pero walang problema yun guys. Kasi nga worth it naman, basta naibenta nyo na agad yung Hamster Combat token nyo. Pero again guys, no, mag-hold lang ako until December para mas ma-enjoy ko yung aking profit kay Hamster token. Okay, so yun lang guys, no, kung nakatulong sa itong video guys, no, kindly please like this video, subscribe to my channel, and don't forget to hit the notification bell below para lagi kayo updated sa ating Hamster Combat news and update. Okay, so yun lang, no, Tagalog Hacks out. Cheers!